Okay, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, blessed afternoon, ngayong huling linggo ng February. Ating teksto, ngayong hapon na ito ay matatagpuan sa aklat ng Romans. Okay, chapter 12, verse 17 to 21. At pinamagatan ko itong February, be the February of your life, why we need to forgive and not to seek revenge. Okay, ano nga ba ibig sabihin nun? So, basahin natin ang Romans chapter 12, verse 17 to 21. Ang sabi niya dito, repay no one evil for evil. No, repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never revenge yourself, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink, for by doing, you will heap burning coals on his head. Do not overcome by evil, but overcome evil with God. Hallelujah! Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, napakaganda ng mensaheng teksto na iyong ipinagkaloob ngayong hapon na ito, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang mensaheng ito. Naway may isiwalat ko, Panginoon, ng maliwanag at taos puso, Panginoon. Nawa ang salitang mamumutawi sa aking mga labi, Panginoon, ay magmumula sa iyo at tatatak ito sa puso ng bawat isa. In Jesus we pray, amen and amen. So, itong tekstong to, nagtuturo dito si Apostle Paul. Sinasabi niya sa mga tao na huwag kayong mag-seek ng revenge. Okay? Huwag kayong maghihigante kung sino man ang may pagkakasala sa inyo. Rather, sabi ng Panginoon, pray with them, bless them, and do not be a curse to anyone. Huwag kayong mag-seek ng paghihiganti. Wala yung an eye to an eye or a tooth for a tooth. Ang sabi ng Panginoon, ibigin mo. Ganon din. Sinabi niya sa Ten Commandments, di ba? Ibigin mo ang iyong kaaway. So, kahit anuman ang kasamaang ginawa ng bawat isa sa atin, no? Huwag tayong maghihiganti. Rather, maging blessing tayo sa kanila. Ipagdasal natin sila. Okay? Meron dito ang kwento ng kwento about the paralyzed man. Mababasa yan sa Mark chapter 2 verse 1 to 12 nung si Jesu Cristo ay pumunta sa isang bahay upang magturo, no? Dito, merong isang mananampalataya na paralitiko. Okay? Paralyzed siya. Para gusto niyang gumaling. Dahil puno yung isang bahay, hindi siya makalapit sa Panginoon. So ang ginawa, binuhat siya, dinala sa bubong, binutasan yung bubong, at doon ibinaba yung paralitiko. Ngayon, nung nakita ni Jesu Cristo yung taong ito, ang sinabi niya, nung nakita niya yung mukha ng tao, sinabi niya, pinapatawad na ang iyong kasalanan. Ha? Sinabi niya yan. At nakita niya yung mukha ng paralitiko na nag-uplift instead na depressed, yung makikita niyang mukha ng paralitiko, sumaya yung mukha ng paralitiko. At meron din isang priest or isang higher priest na nagtanong. Sinabi niya, sino ka para magsabing magpatawad? Tanging ang Panginoon lamang ang may karapatang magpatawad, sabi niya kay Jesu Cristo. Tinanong niya. Ngayon, ang sinagot ni Jesu Cristo, mas madali ang magpatawad o ang pagalingin. Ang sabihin sa taong ito, magaling ka na, tumayo ka at lumakad ka. At yun nga, ang ginawa ng paralitiko, tumayo siya. Binuhat niya yung kamang ginamit sa kanya at naglakad siya. Niyakap niya ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, pagkatapos nito, sinabi ni Jesucristo, totoo, ang Panginoon lang ang may karapatang magpatawad.
pero ang tao may karapatan ding magpatawad. Yun ang sinabi ng Panginoon. Hindi madali, hindi madaling makita ang pagpapatawad dahil na sinasabi lang yan. Pero ang gusto nyo is ang magpatunayan. Ngayon pinapatunayan ko sa inyo na isa akong anak ng Panginoon at handa rin akong magpatawad. Bilang patunay dyan, sasabihin ko ngayon sa iyo, paralitiko, na ikaw ay pinatawad na ng ating Ama at ikaw na ay magaling na. So yung pag-show niya ng example ng pag sinabi niya tumayo ka na at buhatin mo yung iyong kama. Ang sinabi niya yon. So ipinakita niya sa mga tao na isa nga siyang anak ng tao, ngunit anak din siya ng Panginoon. So tayo bilang mga Kristiyano, tayo mga anak ng tao, anak din tayo ng Panginoon. So kung sino man ang may kasalanan sa atin, kailangan marunong din tayong magpatawad. Amen. So, ang sinabi ko kanina, ang title ng ating sermon ngayong hapon na ito, sabi ko, Be a February to other people's life. Okay. So, dahil end of the month na tayo ng February, ginawa kong title. Okay. So, ano ang ibig sabihin ng February? Ngayon, mag-uumpisa tayo sa letter F. Letter F is forgiving. The Lord will forgive us from our sins provided, take note, provided that we are also willing to forgive those who sin against us. Wala tayong karapatang humingi ng kapatawaran sa Panginoon kung tayo mismo hindi marunong magpatawad. Amen? In Matthew 6 verse 14 to 15, sabi niya dito, For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sin, your Father will not forgive your sin. So ganun nga, kailangan marunong tayong magpatawad sa isa't isa. Yung mga may kasalanan, yung mga makasalanan sa atin, kailangan patawarin din natin sila. Hindi lang pwedeng hingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa mga kasalanan natin. Pero yung mga nagkasala sa atin, hindi tayo marunong magpatawad. Naandun pa rin, nakatatak pa rin yung sama ng loob sa atin pag nakikita natin yung isang tao. Hindi ganon ang ugali ng isang Kristiyano. Kagaya ng sinabi dito sa Matthew 6 verse 14 to 15, sabi niya, kailangan marunong kang magpatawad. Hindi pwedeng ikaw lang humihingi ng patawad, humihingi ng tawad sa Panginoon para mailigtas mo yung sarili mo. Hindi po pwedeng ganon. In Ephesians chapter 4 verse 32, ang sinabi niya dito, Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ forgave you. So kailangan maging mabait din tayo sa kapwa natin. Kailangan matuto tayong mahalin yung mga kapwa natin kahit pa yung mga nagkakasala sa atin. Maging compassionate tayo. Amen. So, in letter E, sabi niya, na-discuss ko na kanina yung letter F about forgiving. Dito naman tayo sa letter E. Ano ang letter E? Be an encourager. Maging encourager ka sana sa ibang tao. Lalo na yung mga may pinagdadaanan, lalo na yung mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So, everyone can be a great encourager. We have to be empathetic and have a genuine heart to be the strength to those who has lost purpose in their life. Kailangan maging, bilang mga tapat na Kristiyano, kailangan maroon din tayong lakas ng loob para mag-encourage sa mga napanghihinaan na ng loob. Okay? Sa mga nawawalan na ng pag-asa sa buhay, maging encourager tayo. Sa mga may mga nagawang kasalanan at sa tingin nila hindi na sila kayang patawarin ng ibang tao or ng Panginoon mismo, maging encourager tayo. Okay? In Romans chapter 15 verse 5, sabi niya dito, Our God give endurance and encouragement and our spirit to be united among ourselves as we follow Jesus Christ, for the insult of those who insult us has fallen upon Him. Okay? So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng endurance para mag-encourage. Hindi pwedeng
pag narinig natin yung napanghihinaan na ng loob yung kapwa natin, tayo din mismo manghihinaan na din ng loob. Kailangan nandun yung lakas natin, na lakas ng spirito natin, lakas ng puso natin na mag-encourage sa kapwa natin. Kagaya ng pag-encourage ni Yesu Cristo, kahit nire-rebuke na siya, no? Kahit nare-rebuke na nung panahon ni Yesu Cristo, nare-rebuke na siya, ang daming umaalipusta sa kanya, ang daming nag-question sa kanya, pero nandun yung endurance ni Yesu Cristo. Patuloy siyang nag-encourage sa mga tao na at pagtuturo, nasabi niya, huwag kayong magtanim ng sama ng loob sa kapwa ninyo dahil hindi yan ang katuruan ng aking ama. Okay? In Romans chapter 1 verse 11 to 12, sabi niya dito, I long to see so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong, that is that you and I may be actually encouraged by each other. Okay? By each other's faith. So kailangan hindi lang tayo ang may lakas ng loob para mag-encourage. Kailangan sama-sama tayo. Kailangan united tayo. Hindi pwedeng pag ikaw ang pinagsabihan ng isang tao ng problema niya, ikaw na sinasarili mo na mag-encourage. Kailangan pag may problema ang isa sa atin, i-pray over natin. Sama-sama tayo. We have to be united. We have to be strong para i-encourage yung mga kapatiran natin, yung mga kapamilya natin, yung mga kapatid natin, mga pinsan, okay, mga kaibigan. Kailangan magkaroon tayo, isama natin si Jesu Cristo sa pag-encourage para magkaroon tayo ng lakas. Kasi pag tayo mismo nagka-encourage tayo, mapapagod tayo. Kung yung sariling, pansarili ng nating pag-encourage ang gagamitin natin, manghiki na tayo. Pero pag sinamahan natin ng banal na espiritu, sinamahan natin ang katuruan ni Jesu Cristo, sinamahan natin sa dasal sa Panginoon ang pag-encourage natin, mararamdaman natin yung lakas. Amen? Mararamdaman natin, igagayin tayo ng banal na espiritu. Okay? So, dito naman tayo sa letter B. Sa February, in letter B naman tayo, be a blessing. Maging blessing tayo. Pag tayo, nakapagpatawad na, na-encourage na natin ang isang tao, kailangan maging blessing din tayo. Maging blessing tayo sa isa't isa. Okay? Sharing your blessings to others, even those who persecute you, give delightful to the Lord. For he who follow his commandments to us, okay? So tayo, maging blessing tayo, maging kaaya-aya tayo sa mata ng Panginoon. Okay? Pag tayo nagbigay ng blessing sa kapwa natin, nakakaaya-aya yan sa mata ng Panginoon. Pag nakikita niyang nagiging blessing tayo sa mga taong nangangailangan ng pag-encouragement, nangangailangan ng spiritual guidance, nakakaaya yan sa Panginoon na he feels delighted. Okay? In Romans chapter 12 verse 14, ang sinabi niya rito, 14 to 21, sabi niya rito, bless those who persecute you, bless and do not curse. Do not take revenge. If it possible, live in peace with everyone. So kailangan, kahit yung mga nagpa-persecute sa atin, kahit yung mga nangaalipusta sa atin, i-bless pa rin natin sila. Okay? Kasi pag the more na i-bless mo, yung nangaalipusta sa'yo, sila na rin mismo yung mahihiya. Okay? Kasi babalik, kahit pa na hindi nila iniisip yan, babalik at babalik sa mga puso nila, sa mga isip nila na bakit ko pa pagpatuloy na aawayin tong taong to, ipinagdadasal niya ako. Sila na rin mismo ang mahihiya. Sa sarili nila, sila na rin mismo ang mahihiya. Dahil mararamdaman nila yan eh. Kung ipinagpapatuloy mo nga awayin yung isang tao at nararamdaman mong ngingitian ka pa rin, taos puso pa rin yung pagbe-bless niya sa'yo, sila na rin mismo ang mahihiya. Okay? So kailangan, pag may nangalipusta sa atin, huwag tayong manghigante. Rather, ipag-pray natin sila. Ganon din sa katuruan. Sa Romans chapter 12 verse 21, do not overcome by evil, but overcome evil with good. So yun yung sinasabi ko kanina, na pag ginawan ka ng masama, huwag ka ding maghigante, huwag kang gumawa din ng masama. Rather, overcome the evil with goodness.
Okay? Ipakita mo yung kababaan mo ng loob, yung pagmamahal mo, ipakita mo pa rin. Kahit ginagawan ka na ng masama. Dahil, sinabi ko kanina, gaya na nabanggit ko, sila na rin ang mahihiya. Okay? Pagpatuloy kang pinapersecute, pagpatuloy kang inaalipos na, pagpatuloy kang binababa, no? At wala silang nakukuhang payback galing sa iyo, kundi wagas na pagmamahal at blessing lang ang ibinabato mo sa kanila. Sila, mararamdaman nila mismo yung pagmamahal ng Panginoon. Sabi nga, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi pwedeng bato ka ng magbinato ka ng bato, batuhin mo ng babatuhin ka din ng babato ka din ng bato, pareho na kayong may bukol. Pero pag binato ka ng bote, ang gaya ng sinasabi ni ano, pag binato ka at saka sila, binatuhan mo sila ng tinapay, mabubusog sila, magpapasalamat pa sila sa'yo. Pero pag binato ka ng bato at babatuhin mo sila ng bato, gyera na yan. Okay? Walang mararamdamang pagmamahal dyan, kundi gyera lang. Nandun, pag binato ka ng bato at binato mo ng tinapay, may kasama yan na pagmamahal at pasasalamat in the end. Dahil sasabihin ng nangaalipos na sa'yo, ng re-rebuke sa'yo, ng pe-persecute sa'yo, salamat kapatid, dahil hindi mo sinunguan, ipinaramdam mo pa rin na mahal ako ng Panginoon. Amen. So letter R naman tayo, reserve. Okay? So sa February, may F, E, B. Okay? So Feb, dito naman tayo sa letter R, reserve. Ano ibig sabihin nun? So, whoever keep reserved to God's teaching is righteous. Kung sinong magpe-preserve, okay? O magre-reserve ang katuruan ng Panginoon ay isang maka-Diyos, maka-tao, at maka-mundong pagmamahal, okay? So, in Matthew 7, verse 12, so in everything, do to others what you would have done do to you. So, sinabi niya, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Ang turo ng Panginoon, kung inalipos na ka, huwag kang mga alipusta ng ibang tao. Kundi, suklian mo yan ng pagmamahal. Dahil pag sinuklian mo ng pagmamahal, bibigyan ka uli. Ibabalik naman yung pagmamahal na yan sa iyo. In John chapter 13 verse 34, sabi niya, love one another as I have loved you. So you must love one another, and by this all men will know that we are God and Lord's disciple. Okay? Napakalinaw na mahalin mo yung kapwa mo. Yun ang tinuturo ng Panginoon dito sa reserve. Whoever keep reserve to God's teaching is righteous. Kung righteous kang tao, di ba? Ang napakagandang example ng pagiging righteous ang Panginoong Hesus Kristo, di ba? So sino ang pagmamahal? Si Hesus Kristo din yan. Kung marunong kang magmahal sa kapwa mo, eh pinapakita mo na isa kang righteous na tao. Kung marunong kang mahalin kahit ang kaaway mo, ipinapakita mo na isa kang anak ng Panginoon. Pero kung yung kaaway mo, inaway mo din, ipinapakita mo lang na isa kang anak ni Satanas. Dahil si Satanas ang pasimuno ng away. Okay? So, kung anak ka ng Panginoon, alam mo kung paano magmahal. Kung anak ka ng Panginoon, alam mo kung ano yung tama at mali. Amen? Dito naman tayo sa letter U, understanding. Okay? So, as a Christian, we have to be understanding in each other's difficulties, in each other's situation. Okay? Kung may understanding ka, to be a great children of God, we must have to know how to understand each other's difficulties. Excuse me. Okay? So dito, meron akong example sa buhay ni Moses. Okay? Itinuro ng Panginoon kay Moses kung paano maging understanding. Paano ang pagiging maunawain bilang anak ng Panginoon. Okay? Babalik tayo
Sa pupuntahan natin ang aklat ng Leviticus, chapter 19, verse 17 to 18. Ang sinabi niya dito, do not hate your brother in your heart. Rebuke your neighbor frankly, so you will not share in his guilt. Okay. Bakit niya sinabi yon? At dito sa chapter 18, sabi niya, do not seek revenge or bear a grudge against one of your people, but love your neighbors as you love yourself. Yon ang tinuro ng Panginoon kay Moses. Bakit niya sinabi yon? Dahil, sa umpisa, babalik tayo sa diniskas ko kanina, kailangan bilang anak ng Panginoon, marunong tayong magmahal kahit pa inaalipusta tayo. Ang tinuro ng Panginoon kay Moses, mahalin mo yung kapatid mo, huwag mo siyang kainisan, huwag mo siyang awayin, huwag mo siyang i-curse. Kundi kahit nire-rebuke ka niya, mahalin mo pa rin siya. Dahil ang katuruan ng Panginoon, walang hindi imposible sa pagmamahal ng isang Kristiyano. Okay? Kung hindi ka marunong magmahal, puro galit ang nanumumutawi sa puso mo. Kung hindi ka marunong magmahal, naaalala mo yung mga kasamaang nagawa sa iyo. Kung hindi ka marunong magmahal, hindi mo makakalimutan yung mga pangyayaring iyan sa buhay mo. Hindi ka makaka-move on. Okay? Sabi niya dito, mahalin mo kahit ang iyong mga kapitbahay na nangaaway sa iyo. Dapat punong-puno ka pa rin ng pagmamahal. Hindi ka pwedeng magtanim ng galit. Hindi ka magtanim ng grudges or revenge sa puso mo. Dahil ikaw ay anak ko at binuo kita ng punong-puno ng pagmamahal. Kaya kailangan, sabi ng Panginoon, marunong ka rin mag-express ng pagmamahal. Dahil hindi kita ginawa galing sa galit, kundi ginawa kita na punong-puno ng pagmamahal. Mula pa lang sa lupa ng ikay hinubog ko, minahal na kita. Kailangan ganun din ang gawin mo sa kapwa mo, dahil lahat kayo mahal ko, lahat kayo mga anak ko. Yon ang itinuro ng Panginoon sa atin. So kailangan kahit anong mangyari sa buhay natin, kahit ano yung mga napagdadaanan natin, basta marunong tayong magmahal, walang hindi imposible. Kahit tayo na de-depress na, pag marunong tayong kilalanin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, marunong tayong mag-move on sa kung ano ang pinagdaanan natin, kung ano ang pagdadaanan natin, at kung ano ang mga challenges na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Amen! In Matthew chapter 5, verse 44, sabi niya dito, but I tell you, love your enemy and pray for those who persecute you. Ganon pa rin ang katuruan dito. Dito una, sinabi niya sa Leviticus, sa Old Testament, kailangan mahalin mo ang iyong kaaway. Ganon din, itinuro rin sa New Testament, sa Matthew. Ang sinabi niya dito, mahalin mo ang iyong kaaway. Kahit yung mga nangaalipos na sa'yo, kahit yung mga nagkwe-question sa kakayahan mo, yung mga nagre-rebuke sa'yo, mahalin mo pa rin sila. Dahil, anak, itinuro kita, tinuturuan kita kung paano ang wagas at malinis na pagmamahal kay Jesucristo. Yun ang itinuro ng Panginoon. Kailangan bilang mga Kristiyano, magmahal man tayo, walang kasamang pagmamahal by flesh only. Kailangan kasama ang pagmamahal natin with the love of God. Okay? So, dito naman tayo sa letter A, acknowledging. Kailangan, pag ganon, itinuro na sa atin kung paano magpatawad. Tinuro ng Panginoon kung paano tayo magpatawad sa mga nagre-rebuke sa atin. Kailangan marunong din tayong mag-acknowledge. Okay? I-acknowledge din natin yung mga nasa paligid natin. I-acknowledge natin yung mga nagpatawad din sa atin. Kailangan, sabi niya dito, to acknowledge the sacrifice of God, your brothers and sisters, not just your end of the bargain. Kailangan, i-acknowledge din natin yung mga sakripisyo ng kapwa natin, hindi lang yung sakripisyo natin.
Hindi lang yung sakripisyo mo habang ikay nagtatrabaho, habang ikay nagpapakalat ng banal na salita ng Panginoon. Hindi mo lang i-acknowledge yung sacrifice mo, kundi i-acknowledge mo din yung mga nagawa ng kapwa natin. 1 Samuel chapter 2 verse 3, ang sinabi niya dito, "Do not keep talking so proudly, or let your mouth speak such arrogance. For the Lord is a God who knows, and by Him deeds are weighed." Kailangan huwag kang maging mayabang. Hindi mo pwedeng ipagmalaki, ikaw lang ang nagsasacrifice. Hindi mo pwedeng sasabihin, ikaw lang ang nagpapakapagod. Kailangan i-acknowledge mo din, kasi lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may mga sacrifices na ginagawa. So kailangan marunong din tayong mag-acknowledge. Lalo na, kailangan i-acknowledge natin ang sakripisyo ng Panginoon sa atin. Amen. In Philippians chapter 2 verse 3 to 4, ang sinabi niya dito, "Do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others." So yun nga, ang sinasabi ko kanina, kailangan huwag kang maging selfish, huwag kang maging arrogant. Kailangan marunong ka din kilalanin yung mga nagawa ng mga kapatiran, mga kapatid, ang mga kapamilya natin, mga amo natin. Kailangan kilalanin din natin. Hindi lang tayo, hindi lang natin tanawin or i-uplift yung mga nagawa na natin, kundi kaya marunong din tayong i-acknowledge kahit sa maliit na bagay lang na nagawa. Okay, ng kapwa natin tao, kapwa natin anak ng Panginoon, i-acknowledge din natin. Simple man yan, pero may malaking impact. Hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay ng bawat isa. Amen. Amen. Okay. So letter R, be righteous. Okay, you have to be righteous. As a children of God, you have to be righteous. Live righteously, as if your life depends on it. Maging straight tayo. Okay? Maging makatuwid tayo. Okay? Parang nakadepende na yung buhay natin sa pagiging matuwid natin. First and foremost, kung hindi tayo magiging matuwid sa pananampalataya sa Panginoon, hindi natin nakikilala, hindi natin nakikita yung mga nagagawang miracles ng Panginoon sa buhay natin. Why? Because you're only living by what you want. Okay? By what you're doing. Pero kung maging matuwid ka na anak ng Panginoon, kahit sa maliit na bagay, nakikita mo yung difference ng pagiging Kristiyano at yung difference ng makamundong tao. Amen? In Proverbs 21 verse 23, sabi niya dito, "He who guards his mouth and his tongue keeps himself from calamity." Mga chismosa, chismosa. Okay. Kailangan guard natin yung sinasabi, yung namumutawi sa ating labi. Yung mga minsan kasi sa sobrang galit natin, hindi natin namamalayan kusa nang lumalabas yung mga masasakit na salita. One thing that I have to remind you, once the word comes out of your mouth because of anger, hindi na po maibabalik yan. Hindi na mai-erase yan. Tatatak at tatatak yan sa puso, sa isip ng isang taong nakarinig. Kaya kailangan maging guardful tayo, maging watchful tayo sa mga salitang namumutawi sa atin. Huwag tayong papadala sa emosyon natin, lalo na pag tayo ay nagagalit. Kailangan isipin muna natin na yes, na-i-express mo yung sarili mo, pero naintindihan mo ba yung sinabi mo? Sigurado ka bang hindi mo lulunukin yung sinabi mo? Sigurado ka bang wala kang nasasaktang tao? Ganon. Kailangan, ang tinuro ng Panginoon, i-guard mo yung sarili mo, i-guard mo yung mga salita na mumutawi sa iyong labi. In Proverbs 21 verse 3, sabi niya dito, "To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice." Yes, we are doing sacrifices to God. Pero ang mas nakakaaya na sa paningin ng Panginoon is magiging mamuhay kang matuwid bilang isang Kristiyano.
wag mong iharap yung sarili mong kahiya-hiya sa mata ng Panginoon, sa harap ng Panginoon. Kundi kailangan mamuhay tayo ng matuwid, mamuhay tayo ng tama, na naaayon sa katuruan ng Panginoon, na naaayon sa isinasaad sa banal na aklat ng Panginoon. Okay. So last letter, letter Y. As a Christian, we have to know how to yield. Okay? Yield. How to submit ourselves to God, full of humility and humbleness. Kailangan bilang mga Kristiyano, marunong tayong iharap yung sarili natin na may pagpapakumbaba. Okay? Pagbabang loob, may pambabang loob, may papakumbaba, may humility, may politeness, may humbleness. Okay? Para pagharap natin sa Panginoon, makikita niya. Wala tayong karapatang magsabing magyabang sa Panginoon na, Lord, ganito ang ginawa ko, ganito ang ginawa ko na ako'y nabubuhay. Dahil simula't simula pa man, nakamasin na ang Panginoon sa atin. Alam niya yung mga ginawa natin habang tayo nabubuhay. So, kailangan marunong tayong i-implement sa sarili natin yung politeness, yung humbleness. In 2 Timothy chapter 15, sabi niya dito, verse 15, okay? Chapter 2 Timothy 15. 2 Timothy 15. Walang verse. Basta i-ano mo lang. Ang sinabi niya dito, do your best to present yourself to God as one approved. A workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Kailangan, pag humarap tayo sa Panginoon, alam na natin na tayo'y namuhay ng tuwid. Tayo ay gumawa ng kaaya-aya habang tayo namubuhay, hindi kahihiyan sa harap ng Panginoon. Can you imagine, pag tayo dumating na yung time na humarap tayo sa Panginoon, tatanungin tayo, no, anak, nung ikaw ay nasa mundong ibabaw, ano ang mga nagawa mo? Okay. So kailangan, wala tayong feeling of being ashamed sa pagharap sa Panginoon dahil alam natin na namuhay tayo ng matuwid. Alam natin na nag-repent tayo sa mga kasalanan natin. Alam natin na nagpatawad tayo sa kapwa natin at humingi din tayo ng tawad. So meron tayong karapatan na humarap sa Panginoon. Alam natin na i-correct natin yung mga maling nagawa natin nung habang tayo nabubuhay. Okay? In James chapter 5 verse 16, sabi niya dito, therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may have be healed. The prayer of righteous men is powerful and effective. So kailangan pag nandun na yung pag-yield natin sa Panginoon, nandun na yung bibigay natin ng buhay natin sa Panginoon, marunong din tayo magdasal, magpasalamat, at humingi ng kapatawaran. Hindi lang sa Panginoon, kundi sa mga taong nagawan natin ng kasalanan. Hindi lang tayo hihingi ng kapatawaran, kundi ipagdadasal din natin. Pagdasal natin na maramdaman nila kung paano yung tunay ng papatawad na hindi sinasabing pinatawad na kita pero hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Kailangan maramdaman nilang pinatawad mo na ako, hindi mo man malimutan ang nagawa ko, at least maramdaman mo yung pagmamahal at buong loob ng pagpapakumbaba ng paghihingi ko ng tawad sa iyo. At hindi lang sa kapwa, kundi lalong-lalo na sa Panginoon. So, yun lamang ang ma-i-share ko ngayong hapon na ito. Nawa, etong February, last week of February, maramdaman natin, maibigay natin yung karampatang pagpapatawad na matagal nang hinihingi sa atin ng kapwa natin at inaantay ng kapwa natin. Kailangan marunong tayong magpatawad at humingi ng tawad. Hindi lang sa Panginoon,
kundi sa kapwa natin. So, amen. So, yun lamang ang aking i-share ngayong hapon na ito. Okay? Amen.